Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Dito sa Pilipinas, tinatayang aabot sa 3-4% ng populasyon ay may ADHD. Maaring nasa 4 na milyong Pilipino ang maapektuhan nito kung saan maaring magkaroon ng social, academic and economic impacts. Sa 3rd linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang National Attention Deficit o Hyperactivity Disorder Week. Layunin po nitong mapalawak ang pangunawa at kamalayan ng publiko tungkol sa ADHD at mapalaganap ang epektibong lunas para dito. Samantala, ngayong araw ipinagdiriwang ng Climate Change Commission ang kanilang founding anniversary. Sa pangunguna ng Climate Change Commission, napapalawak ang kaalaman ng marami sa atin tungkol sa climate change, lalong-lalo na dito sa Pilipinas na isa sa mga most vulnerable countries to extreme weather events. Layunin po ng CCC na mahikayat ang lahat na makiisa sa paglaban sa lumalalang pagbabago sa klima at maipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng mitigation and adaptation bilang bahagi po yan ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa ating bansa. At dahil na pag-uusapan na natin ang climate change, narito po ang balita natin. Record-breaking rainfall naranasan sa North Carolina kung saan nagbuhos sa matinding pag-ulan ang Hurricane Matthew. Sa ngayon, pinangangambahan pa rin ang patuloy na pagbaha kung saan hindi bababa sa 3 ilog ang inaasahan tataas sa flood stage nito. Ayon sa mga eksperto, nakatulong sa paglakas ng bagyong Matthew ang patuloy na pag-init ng mundo. Dahil sa global warming, mas marami rin moisture ang napoproduce, dahilan upang mas lalo pang lumakas ang isang bagyo. Dito sa Pilipinas, isa rin sa mga nakikitang sanhi ng mas malalakas at mapaminsalang mga bagyo ay ang pagbabago sa klima. Matatanda ang humagupit ang bagyong Yolanda noong 2013 kung saan higit 6,000 ang binawian ng buhay. At ang pinakahuli nga, ang Super Typhoon Lawin na tumama naman sa Luzon nito lamang nakaraang linggo. Sa puntong ito naman, silipin po natin ang inaasahang lagay ng panahon. Dito po yan sa mga bansa na kasapi natin sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Sa Thailand, inaasahan ng maulap na kalangitan ang magdudulot ng malaking tsansa ng maulang panahon. Ang temperatura 27 to 34 degrees Celsius. Para naman sa Cambodia, makakaranas naman ng magandang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan. Ang temperatura, posible naman niyang umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa Myanmar naman, merong isolated light rains and temperatura 23 to a possible high of 35 degrees Celsius. At para naman dito sa Lao PDR, maulap pong kalangitan kaya may tsansa na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ang temperatura may kataasan din, posible ang umabot ng 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon naman, alamin po natin ang inaasahang weather conditions sa natitirang bahagi pa ng Asia. Sa Tokyo, Japan, para sa ating mga kababayang nanonood ngayon via online streaming, naku, paghandaan ninyo ang mga pag-ulan mamaya. Ang temperatura 16 to 22 degrees Celsius. At para naman dito sa Seoul, South Korea at ganun din sa Beijing, China, magandang panahon naman ang mararanasan. Ang temperatura dito sa Beijing, mababa lang po yan. Posible maglaro sa pagitan ng 7 to 15 degrees Celsius. Sa puntong ito naman, balik tayo dito sa lagay ng ating panahon sa ating bansa. Para sa mga bakasyonista, alamin natin kung makikiayon kaya sa inyo ang inaasahan lagay ng panahon sa tourist destinations ng bansa. Kung ang punta nyo ay dito sa Bigan, Ilocos, tuloy-tuloy naman ang pagbangon ng ating mga kababayan dyan at kasabayan ng tuloy-tuloy namang pagbuti ng lagay ng ating panahon. Ang temperatura sa pagitan po ito ng 23 to 32 degrees Celsius. Kung ang punta nyo naman ay sa Puerto Galera, Anilao o Taal Batangas o kaya naman dito sa Banaue, inaasahan po natin magpapakita rin si Haring Araw pero posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog.
Kung ang destinasyon nyo naman ay dito sa Naga, El Nido, Boracay or Camiguin, tiyak may enjoy nyo naman ang inyong bakasyon dahil makakaranas naman ng generally fair weather condition. Ibig sabihin, mararanasan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero meron pa rin chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na yan sa latter part of the day. Huwag po kayo nga alis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Oh,